Hi, I'm Renz Gatmetan. My IGN is Rubix, and my favorite hero is Maldum. My role is support. Hi, my name is Miguel Clarence Banag, and my IGN is Miggy, and my role is jungler. My favorite hero is Nakla. My name is Jeremiah Camarillo. My IGN is 1717, and my role is TSLane. I'm Kevin K. Dison, also known as Gambit. My favorite hero is Ras and Liliana. My role is middle lane. My name is Jevan De Los Santos, and my IGN is Benz, and my role is AD lane. Hello, I am Giancarlo Del Rosario. IGN is AIM. I'm jungler and sub. Hi, my name is Brady Ryan Velasquez. My IGN is Yats. My role is sub AD lane. My favorite hero is Balin. Mostly, naghanap kami ng scrimmages, then record namin yung games namin, and then after that, saka namin na-discuss yung ginawa namin sa game na yung mistakes na nagawa namin, tsaka yung mga dapat namin na ginawa. Tapos meron din kaming mga drills na 1v1 para sa mga certain matchups. So para natatry namin kung saan, kung kailan yung power spike ng certain heroes. It's very different from carrying your organization's name kasi bansaan na yung dala niya. So, mas, ano siya, mas mabigat for us. I mean, mas special itong ano, tournament na to. Lalo na first time na mag-debut yung esports sa SEA Games. So, very honored ka. Ako yung kumbaga parang balance. Kumbaga parang hindi ako pwedeng kumampi sa iba. Kumbaga parang balance yung pagtutungo ko sa kanila. And then ako yung nag-aayos ng kumbaga parang kailangan kalmado lahat ng mga player ko, mga team ko. And then anyway, about din sa mga problem namin, kumbaga personal problem, kailangan ko din maayos yun. Right na yung AIC. Yung kumbaga parang step namin para mas lalo mag-improve yung laro namin kasi may mga team doon na hindi kasali sa SEA Games like Taiwan and America, Europe. Kumbaga parang mas matitrain kami bago sumabak sa SEA Games. Yun yung pinaka-important. Yeah, probably Vietnam and Thailand, Indo. Kasi sila yung pinaka-advanced yung server. So yung training namin, kailangan namin makasabay sa rotation nila. So, bali, kailangan namin maging mabilis din kasi sobrang bilis sila gumalaw. So, we need to on par yung synergy namin as a team para makasabay din kami sa level nila. Nag-start ako maglaro ng games. Iba pa yung platform ko, bali PC pa ako. Start ako Dota 1. Then, mga 2010, lumipat ako ng League of Legends. Tapos, nung time na yon parang nakabuo ko ng team sa LoL. Tapos nakita namin na may potential yung team. So, tinry namin pumasok sa team ng competitive. Pero medyo short-lived yung career ko doon sa League of Legends kasi busy din kami sa kanya-kanyang buhay. Siyempre, nung time na yun, nag-aaral pa ako. So, mostly mga kasama ko nag-aaral din. And then, nag-stop ako para mag-focus sa studies and then hanggang sa hindi na talaga ako masyado nag-PC and then naglaro ako ng Mobile Legends for convenience lang kasi noong time na yun ako na yung nagpapatuloy ng family business. So ayun, Mobile Legends and then laro-laro lang, nag-enjoy ako. Tapos biglang lumabas yung AOV, tapos doon ko na sila nakilala. Then, nag-focus ako sa pagiging esports player. Then, yung mother ko na yung nagpatuloy ng business. Nag-start ako na sobrang bata ko pa. Parang pilyo akong bata kasi tumatakas ako sa nanay ko para pumunta lang sa comp shop. Ganun. Siyempre, hanapin ako. So, bubatukan ako ng nanay ko. Sabi, umuwi ka na. Parang gano'n. And then, nag-start ako ng Counter-Strike. And then, up to Dota and League of Legends. Then, nag-stop ako ng
high school, siguro third year of high school kasi mas pinurso ko yung gusto ko talaga, yung passion ko na maging gamer. Then nagkaroon ako ng family, so parang nawala na lang yung gaming career ko kasi kailangan ko mag-work, kailangan ko mag-provide for my family. So then biglang lumabas yung Arena of Valor, so sabi ko convenient din kasi habang nag-work ako, great time, pwede ako maglaro. So in-invite, nagkaroon ako ng team, so in-invite nila ako, yung team captain namin, nakita ko naglalaro din. So yun, invite ako, tapos gumawa kami ng team. Eh, ito ngayon, very proud na nasa Sibol kami. Very thankful din ako na nakilala ko sila. Yung paglalaro sa mobile, sobrang convenient and sobrang importante para sa akin. And majority sa amin kasi pamilyado na yung karamihan sa amin. So, ano siya eh, parang makakalaro ka sa bahay at the same time, natututukan mo rin yung pamilya mo. Yung turnaround for my wife is nanalo kami ng season 1 champion kami ng Bular Camp. So yun yung naging biggest turnaround namin. And then yung sumasama kami sa ibang bansa, pinapadala kami dito sa Pilipinas para lumaban doon. Then yun yung pinaka-biggest turnaround for my wife din. And then yung siguro sa mga sponsors din na lumalapit sa amin na siyempre, willing kami i-take as a team. So yun yung biggest turnaround. Then yung sa mom ko naman is yung sa nag-disable kami for yung lato. Kasi so mga nakakapag nangyari kami nakuwala na sa Team Pilipinas. Actually, wala naman kaming, hindi lang namin pinapansin kasi you can't convince people hanggat iba na. Kailangan ipakita mo through action pa rin. Ito, like this, ngayon nakita ka na part kami ngayon ng SEA Games. So, parang ano na yun sa kanila. I mean, yun na yung ano namin sa